Opo, basta po sir, willing po akong maging maging malinis itong pangalan ng sementeryo, number one. At number two po, sa ano... Opo, ano po, wag po kayong mag-alala, wala na pong matatakot magpalibing dito, charot. Tapos, anong sabi? Hinahanap nila yung picture. Sabi sila, ay, ano sila na? Ano itong picture ang makagtala sa Tagandong Porta? Ay! Oh my gosh! So yung huli naming inilagay yung mga pictures na nakuha namin sa bungo ay nakalagay sa plastic na dilaw, mga kamaster. Ilalagay ko na lang dyan sa screen. Pero ngayon pagbalik na namin, bukod sa wala na yung bungo, hindi po nila inaallow daw talaga. At nagtataka din sila paano nakakalusot ang pangkukulam dito sa sementeryong ito. Anong nafe-feel mo ngayon, te? Hi ka master, welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong Master Gala from TikTok. Ngayon, binalikan natin ang sementeryo ng Turil. May mga bagay tayong dapat linawin, mga kamaster, sa ngayon, at meron po akong idadagdag na mga disclaimer tungkol po sa sementeryong ito. Bali, itong pag-uusap po na mapapanood nyo, mga kamaster, ay between sa side po ng sementeryo, dahil hindi po sila nakapagpa-unlock ng kanilang side sa Kapuso Mo Jessica Soho, kung napanood niyo po, mga kamaster. Samantala, sinubukan din naming kunan ng pahayag ang tagapamahala ng sementeryo, pero wala pa silang naibigay na opisyal na pahayag. So ngayon po, gusto po nilang linawin na hindi po nila inaallow daw talaga, at nagtataka din sila paano nakakalusot ang pangkukulam dito sa sementeryong ito. Pero ngayon, since naipalabas naman na okay na din naman, ay nagpapasalamat din sila sa atin kasi nakatulong tayo sa mga larawan ng nasa bungo. So mga kamaster, ano bang ating vlog ngayon? Ang vlog natin ay upang tapusin na. Actually, Diyos naman po talaga ang magtatapos ng lahat ng kasamaan. Pero hindi ko po kasi alam kung ano po yung gagawin ng aking kaibigan, si Ate Che. Siya po yung nakakaalam ng kanyang gagawin para raw kung sakaling magbalik daw yung mga mangkukulam dito, ay hindi na raw po nila i-allowed, or hindi na raw, kumbaga parang wala ng visa, mga kamaster, yung kanilang gagawing pangkukulam. Dahil, alam naman natin na ang kulam talaga ay labag talaga sa batas ng Diyos. At ang kulam, maniwala ka man o hindi, totoo yan. Nasa Biblia yan. Nakasulat yan sa Biblia. Kung naniniwala ka sa Diyos, maniwala ka sa Biblia, mga kamaster. Kasi, ang Biblia ay para sa atin. Kumbaga, hindi pa tayo pinapanganak na kasulat na yan. Ang point lang natin, kamaster, kung may kanya-kanya din tayong paniniwala, ay nandito pa rin yung pagkakataon na maging bukas ang isip ng bawat isa na ang pangkukulam ay totoo. So, ang sabi lang sa akin ng aking kaibigan ay isakto daw namin ng alas 12. Hindi ko alam kung ano yung gagawin niya, pero malinaw naman ang una sinabi ko sa inyo na parang gagawa siya ng isang ritual para matapos na ang lahat ng ito, na hindi na maulit ang mga ginawang kalokohan ng mga mangkukulam dito. Kasi actually galit ang management dahil nasira daw ang pangalan ng sementeryong ito sa Turil. Oo. Actually ito ay part ng lubugan, mga kamaster. Gusto din nating sabihin sa mga tao na huwag kayong matakot pumunta rito sa sementeryo ng lubugan. Alam niyo kung bakit? Wala nang dapat ikatakot dahil nabulgar na ang mga kawalangyaan o mga katiwalian ng mga masasamang loob na gumawa niyan. Hindi natin masasabing mabuti, masama eh. So yun, pagpasa Diyos sa ating lahat, salamat sa mga dalangin niyo, mga kamaster. Panoorin niyo ng buo ang video ito. Maraming salamat. Meron kumakanta rito, mga kamaster, ngayon sa sementeryo ng Turil. Hindi ko alam kung bakit, para saan. Pero subukan natin i-cover up, mga kamaster. Naririnig nyo ba yung kanta nila? Saya,
Bisaya yung kanta, Kamaster. So yung huli naming inilagay yung mga pictures na nakuha namin sa bungo ay nakalagay sa plastic na dilaw, mga Kamaster. Ilalagay ko na lang dyan sa screen. Pero ngayon pagbalik na namin, bukod sa wala na yung bungo, mga Kamaster, may umalis na, inalis na. At mula nang napanood kasi sa Jessica Soho, tinanggal na nila. Pati yung bag, andito pa, Kamaster. Yan. Kung nakikita nyo itong bag na dilaw, ito yung... You know. Tapos, Kamaster, nawala yung picture na nakalagay sa plastic na inilagay namin dito sa party. Ilagay dyan ni Ate Che. Nawawala siya, Kamaster. Saan kayo napunta? Comment down below kung anong naiisip nyo kung saan napunta. Kasi, kung nandito lang yung, kung naglinis lang sila, sana, nilagay na lang nila dito yung mga buto or yung mga pictures. Hindi nila pinakailaman. Merong isang taong nakakaalam nun at kinuha. So, ito mga Kamaster, kung ano yung nakikita nyo ngayon, ito ay isang paraan ng aking kaibigan, si Ate Che, para tapusin na ang mga tao or yung mga may mga nagbabalak dito na mangkulam uli at wala nang kung sino pa man ang makakulam dito uli sa pagkakataong ito, mga Kamaster. Kahit bumalik daw sila, hindi na tatalabang muli, mga Kamaster. Anong nafe-feel mo ngayon, te? Hindi natin siya papakilaman, mga Kamaster. Dagan na nag-iim mo ba? Niya ka nang inguna-ana ni karong nga dagan. Himuon po na nila nga ka nang negosyo. Himuon negosyo ba? Oo. Dahil kakaron. Ibutang na ko himuhang kuan. Imuhang ka ng litrato dito. Baramong takunungay ka. Pagkumana, karoon kay pagkitaan ako ni sa kanang TV sa mga kuwan, akong ikuan. Kita na ko, okay ni mo, ni ana-ana. Mm. Ana na siya. So, simple ba? Katulad ko ang tumbuko. Dito katulog. Katulog ka na ana sa kuwan. Mm. Nakita mo yung may nag-ano dito? May nagpunta rito? May nagpunta rito? Na bata? May edad na? Usod ka doon dito. Tapos, anong sabi? Hinahanap nila yung picture. Oh, sabi sila, ay, ano sila na? Ano tong picture ang makagtala sa Tagandog Korta? Ay! Oh my gosh! Ano itsura na natatandaan mo ba? Kung sino yung naghahanap ng picture? Tag-iya o lahintang? Tag-iya. Oh! Tawag ka daw doon. Sige, mamaya na lang. Mga Kamaster, tingnan nyo itong puno na to. Hindi namin to nakita nung nakaraan. May tumamang kidlat, Kamaster, sa puno na ito. Kaya nga. Wala ito. Buo ito nung nakaraan ng pagpunta namin, Kamaster. Hindi lang... Hindi sa ano ha. Hindi sa dahil lang sa content, Kamaster ha. Pinapakita namin sa inyo totoo. Kung nakita nyo, naabutan ko itong nabidyohan ko nung nakaraan, wala yan eh. Ay, tinamaan ng kidlat ka, Master, oh. Malabanan talaga. So ngayon, sinasabi mo na wala nang makakapang ano dyan uli. Nababalik sila. Okay. Sana hindi mabalik dyan sa kanila yung ginawa nila. Oh, kasi once mga ka-Master na bumalik sila dyan para may gawin silang masama, babalik daw sa kanila automatic yan eh. Kaya, good luck. Ang cross ay simula lang mabuti ngayon. Hindi simbolo ng masama. Actually, ang cross kasi dalawang klase yung simbolo niya. Isang masama, isang pasakit. Kasi dyan ipinakaw yung Panginoong Jesus natin eh. Pero kung gagamitin mo talaga sa masama, masama talaga ang lalabas, di ba? A few moments later. Opo, basta po sir, willing po akong maging malinis itong pangalan ng sementeryo, number one. At number two po,
sabihin din po sa lahat na talagang ang cemetery hindi po dapat ginagamit sa pangkukulam dahil napakalaking krimen po niyan, sir eh. Kumbaga masisira pa ang lugar. Buti na lang po, sir, nakausap ko yung mismong barangay, si Captain Levy, na inallowed niya po kami nung una, sir, kasi actually pang I wonder po dapat ito eh. Okay. Ngayon ang gusto ko lang pong ano, sir, ilino po sa inyo, hindi po ako naninira ng pangalan po ng sementeryo. Opo, ako po ay marami nga pong nagpapasalamat sa amin, sa channel namin, kasi nakatulong po kami kahit papano eh, kahit sa maliit na paraan po kumbaga sir, ako na pong bahala na mag-disclaim na lang po, disclaimer na lang po sa vlog sa susunod. Sa side ng city government, yun lang naman ang ano namin na to set the resource place na we do not allow that kind of practice. Yun lang. Yes po. Yun lang, sir. Okay na kami yan. Opo. Anong name niyo po, sir, ulit? Attorney? No, I'm just the acting administrative officer of the office. Officer po kayo ng ano, ng mismong cemetery, sir? No. As the operation of public cemetery is under Po. Okay. Sige, sir. Salamat po. Salamat din po sa ano. Opo, ano po, wag po kayong mag-alala. Wala na pong matatakot magpalibing dito. Charot. ang point ka lang po, sir, is maano lang po ba, matapos na pong lahat, kasi marami din pong issue eh, na parang na-identify niyo yung sinagakulam. Opo, sir. Awa ng Diyos po na ano na po, umami na po yung iba. Marami na pong nag-aaminan. At ginawa daw po nila. Taga dito lang? Ay, sir, hindi po taga dito yung iba. Taga Tagum po yung iba. Ay, taga Tagum. Opo. Napay Compostela. Meron din pong taga Compostela, ganun. Although ako naniniwala ako sa mga ganyan, pero ano ba? No? Kumbaga hindi nyo ina-allowed ang, kumbaga hindi nyo po inallowed talaga itong cemetery yung paggawa ng mga ganong kalokohan. Oo, dapat lang. Okay. Opo, sige, salamat, sir. Anong name nyo po uli, sir? Nakalimutan ko po. Mr. Castillo. Okay po. Kayo po yung mismong admin officer po ng cemetery. Administrative officer ako sa City Economic Enterprise, to which the operation of cemeteries is under our office. Ah, okay. Ay, nice to hear you po pala, yung side nyo po. Okay. Sige, salamat po, sir. God bless po. No worries. Sige. Thank you po. Kasi ginagawa mo na, ano, na at least na ma-expose mo ito mga tao na ito. Oo nga po eh. Tsaka ang laking tulong na rin po sa pamilya, sir. Ang dami po talaga naglabasan. Meron pa nga po akong dalawang kakausapin, sir, na ano, na nasa ibang bansa po sila, nadamay po sila yung mga pictures daw ng magulang nila nandito daw. Although ako personally naniniwala ako sa mga ganyan, kasi alam mo naman tayo, Pilipino tayo, diba? Opo, part of our culture na rin po kasi, sir eh. Mga albularyo. Sige, sir. Sige po. Sige po, God bless you po, ingat po kayo, sir. Bye-bye po. Ah, pakiramdam mo, nandito siya. Yung may-ari ng Bungo dati. So ito mga ka-master, bali pauwi na po kami kasi magse-celebrate kami ng 100,000 subscribers. So mga ka-master, ito, share ko lang sa inyo yung naging experience ko kanina. Oo. Mula nung bago ako lumapit sa sementeryo. Ang nangyari mga kamaster ganito. Meron akong mafe-feel na parang bukos na nalalambot yung tuhod ko. Parang may puwersa, may hangin na hindi ko maintindihan. Na parang nagtutulak sa akin na huwag akong sumama o huwag akong tumuloy. So hindi ko sa sinasabing kung ano 'yon, pero pakiramdam ko baka ano 'yon, iniiwas ako sa pwedeng mangyari dahil syempre pagdating sa mga ganyang bagay wala akong masyadong alam. Kasi yung kaibigan ko kaya naman niya kututusin pumunta doon mag-isa. Ako nandun ako para i-cover up yung mga mangyayari kung mga ganun. Katulad niya na i-video natin yung
isa sa staff ng cemetery na kinausap ako, at nung una ang sabi niya kasi is attorney. So naisip ko, bakit kailangan attorney, 'di ba? So naisip ko na 'yun. Yung bandang huli nalaman ko hindi pala siya attorney. Ano pala siya? Market master ng economic enterprise. Ng economic enterprise, keme-keme, hindi ko alam yung mga ganyan, daming hanash. So ganito ka master, kwento ko lang yung experience ko. Alam mong bumubulong sa akin kanina. Ano? Nagugutom ka na. Kumain ka lang, gutom na gutom ka. Tapos sakto, parang pakiramdam ko nagugutom. Pero nung lumabas na kami sa cemetery after, okay naman ako ngayon. Medyo, siguro parang nagpanik din ako kanina. Pero yung nakausap ko nga yung ano, gusto din nilang linisin yung pangalan nila sa cemetery. Tayo naman mga kamaster, hindi naman na maiiwasan talagang madumihan ang pangalan ng cemetery niyan. Dahil sa mga ginawang katarantaduhan ng mga mangkukulam. Ngayon, sabi ng friend kasi Ate Che, parang spirit by spirit yata sila nag-uusap, na nakikiusap yata sa kanya na tama na. Kumbaga parang hindi natin alam kung natatakot. Ilang mangkukulam yung nandun ng time na yun kanina, Ate Che? Tatlong mangkukulam, mga kamaster, ang nakapaligid sa amin kanina. Grabe, ano? Diba sinabi ko kanina, may tao dun sa ano ba, likod ng cross? Merong tao doon, kamaster, sa likod ng cross. At ngayon lang din namin napansin na merong tinamaan ng kidlat doon na puno. Diba? Kasi, ang kulog kasi, diba, mga kamaster, kasi kung di natin nalalaman, ako may konti akong nalalaman, sishare ko lang sa inyo. Ang kulog kasi, sign niya ng salita ng Diyos eh. Parang, dyan siya nakikipag-usap sa tao sa pamamagitan ng kulog. Siyempre, pag kulog, may kidlat. So, may galit. Parang nagagalit ang Diyos eh. Nagagalit ang Diyos, mga kamaster, dun sa part na yon, sa lugar na yon. Kasi bakit may kinidlata na puno? Wala naman nung nakaraan yun eh, paulit-ulit. So yon. Salamat po sa inyong walang sawang suporta. Samahan nyo po kong i-enjoy ang araw na ito bilang 100,000 subscribers. Hindi ko alam kung saan galing yung mga yan, dahil alam naman natin, mga kamaster, na hindi ganun biro na magkaroon ka ng ganun subscribers na... Sabi nila wala raw kwenta yung mga vlog ko sa cemetery, ginagambala ko rin yung mga patay. Nasa sa inyo naman po yung mga kamaster eh. Ako po, basta ako nag-i-enjoy ako, passion ko to, itong ginagawa ko. Mag-subscribe po kayo, or hindi man sila mag-subscribe, sasabihin kong kayo, kasi kayo yung supporters ko, or sila yung mga hindi subscribers. Nasa sa kanila po yun, hindi naman po ako nagpipilit. Basta ako po, malaking pasasalamat ko, kahit sa maliit na paraan, nakatulong po kami. Nakatulong ako. Dahil kinasangkapan po ng Diyos yung channel ko. Sasabihin nila, dinadamay ko Diyos. Ay, hindi pwede, hindi idamay. Kasi, kalaban natin yan eh. Kalaban yung mga kausap natin dyan. Yung mga nagko-comment dyan, kamag-anak na ng kukulam. Shout out sa inyo. Hindi kami natatakot. Mag-comment lang kayo na mag-comment. Kasi, panalangin namin sana, sawayin kayo ng Diyos sa mga ginawa ninyo. Hindi pa tapos eh. Akala nyo, tapos na? Hindi kami natatakot. Dahil, pinapanalangin namin, sawayin kayo ng Diyos sa ginawa ninyo. Dahil hindi biro yun. Bakit mo ilalagay yung ano? Sira ulo ka ba? Ilalagay mo yung picture nung may picture dun sa ano. Dapat kung makukulang ka, dyan ka lang sa bahay mo. Kailangan mandamay ka pa ng ano, mandamay ka pa ng mga bungo. Pati yung bungo, paano kung matuwid yung nakalibing doon? Paano kung yung, paano kung ang nakalibing doon or yung nasa bungo na may-ari ay matuwid na tao? Tapos ginamit mo sa kasamaan? Diba? Napakalaking kalapastanganan yun. Kung mangkukulam ka, dyan ka sa bahay mo para hindi ka mabulgar. Ganun lang yun, napakadali lang. Yun mga kamaster, maraming salamat sa inyo. Tulungan nyo ko sa mga panalangin, sa mga dasal ninyo, sa amin ni Ate Che. Maraming salamat sa mga suporta ninyo, dahil nandito tayo lumalaban, hindi para sa... Lumalaban tayo dahil nasa tama tayo. Lumalaban tayo dahil ang Diyos ang kakampi natin. Guys, kukuha na siya na. Kuha ka na, te. Ayan, sige, kuha. Ano ka yan? Oo. Kasi doon natin lulutuin niya sa kabila. Oo.
sa akin. Ako hindi kasi ako nagaganito eh. Ayan, ang dami nilang food. Pati ba ito? Sarap. Master, ito yung live count. Yan mga kamaster. Yan po yung mga live count po ng ating mga subscribers na hindi ko po ini-expect na talagang naaaliw ako. Kahit saan ako magpunta, kakain, pupunta ng CF, talagang kahit nasaan ako naaaliw talaga ako kamaster. Hindi ko alam kung bakit. Minsan iniisip ko, tao ba tong mga to? Isip ko na lang din, naisip ko talagang sila yung nakaka-discover sa atin na, ay, oh my gosh, nakita nyo yun guys. Salamat po talaga, maraming salamat sa inyong lahat. Chopstick, ay, hindi ako mahilig sa chopstick. Kainin na sila ito? Oo. So how do you feel right now? Anong napi-feel mo? You feel kaya. Wow. The first time ever ko ever ko kasi nakasunod ng daring point. Wow! Ganun ba? Thank you, Ma'am Veronica! Wow! Ang aming sponsor, si Madam. Thank you, Madam. Welcome! Wow! Oh my gosh. Oh my gosh. Ito na. Ano ba yan? Nakaka-thrill, ha? Yay! Happy 100,000! Oh my gosh. Salamat po. Unang-una po kay Lord. Siyempre, siya po yung nagbigay ng mga magagandang pagkakataon. Pangalawa po sa inyong lahat. Siyempre, sa inyong lahat. Hindi tayo aabot sa ganito. Maraming salamat. Oh, nadadagdagan pa talaga. Salamat po talaga, mga kamaster.